Nasa Ateneo niya ngayon si Chairman Romando Artes. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Atet, tsaka kay DJ Chacha, tsaka sa inyong taga-subaybay. Okay. So ito hong hulihan sa mga babaybay ng bike lane. Sa EDSA lang ho ba ito? Pati po sa lahat na po ng panig ng parte ho ng Metro Manila under your jurisdiction? Tutuloy na ho ba ito starting today? Opo, lahat po ng karsada na within our jurisdiction ay patutupad natin yan. Iyan naman po ay existing na polisiya. Tatlong taon na pong mahigit yan. It's just that po, ngayon po walang habas yung violation ng polisiya na yan dahil nga po siguro wala kaming NCAP. Although magsisimula po kami sa EDSA dahil dyan po kami nakareceive ng reklamo mula sa mga nagbibisikleta na sinasabi nga po na sinasakop na nagmumotorsiklo yung po bicycle lane. Opo, sige po. So sir, simula po ngayong araw na ito, August 22nd, manghuhuli po kayo at maniniket na at magmumulta na. Opo, although sa ngayon po, ang sinasabi ko po sa aming mga tauhan ay paalisin lamang po. Hindi po kami magtitiket agad-agad. More on reminder lamang po na may existing pong batas na pinagbabawal yung pagpunta dyan. Ayun. Yan ho bang reminder na yan will take how many days bago ho kayo actual na maniket? Ang sabi ko po ay 1 week muna. Opo. Sige po. So, 1 week. So, most probably next Monday or Tuesday po, ganun. Opo, magsisimula na po tayo mag-ticket. Opo. Meron bang time and motion study na ginawa dito ang MMDA? Doon po naman sa usapin po ng dami ng gumagamit na motorsiklo sa EDSA at ilang pang peripheral areas. Opo, in fact, Kated, a month ago, inutos ko na po na sa ating Traffic Engineering Center na pag-aralan na kung pwede ay maging shared na lane. Ito pong mga bicycle lane, hindi lamang po dyan sa EDSA, kundi sa buong Metro Manila. In fact, nasimulan na po namin, Kated, sa Ortigas Avenue, sa parte po ng San Juan, ay inirekomenda na namin kay Mayor Zamora na kung pwede ay alisin na yung bollard dyan po sa Ortigas, San Juan. Dahil nga po nakakaskip ito ng daloy ng traffic at mas maganda po na shared na lang na madaanan ng ibang sasakyan na kagad naman pong tinugunan ni Mayor Zamora. Sa EDSA po, yan po ay aming inaaral sa ngayon. Mag-iisang buwan na po. May mga simulations po na ginagawa ang ating Traffic Engineering Center. Dahil marami pong challenges dyan, Kated. Una-una, sa 124,000 na motorsiklo na bumabaybay sa EDSA everyday, kaya po ba na i-accommodate sila lahat nito pong ating bicycle lane? Pangalawa pong challenge yan, exclusive or shared sa bike and sa bisikleta, itong lane na ito, diyan lamang po ba sila? Hindi po sila papayagang lumabas. Another challenge po, kung ganoon, paano po pag may tulay at may underpass? Dadaan po ba sila sa ibabaw? In which case, matitigil po sila sa mga stoplights, sa mga intersections. Yung mga ganun po ay amin pong pinag-aaralan at kami po ay gagawa soon ng recommendation sa DOTR dahil yan po ay programa ng at polisiya ng DOTR. Opo. Sige po. So, ang inyo pong premise ay ito ho ay pinag-aaralan hanggang ngayon. So, maaari kong intindihin ito na hindi pa kayo dapat magpatupad ng tikitan dito kasi pinag-aaralan pa nga eh. Hindi po eh, Kated eh. Kasi existing po yan. Tatlong taon na pong mahigit. Hindi chairman, yung pinag-aaralan nga whether ito ba ay dapat shared, meron pong usapin ng magse-share na lang ho yung gagamit sa bike lane kapag libre naman siya with motorcycle.
Eh, kung opo, sinasabi niyo pinag-aaralan pa lang, eh, habang pinag-aaralan, maninikit na ho kayo by next week? Ganun po ba yon? Opo, kasi po, existing po yung batas, Kated. Hindi aha po namin pwedeng hindi ipatupad yan. Okay. Otherwise, kami po ang mareklamo at madidemanda. Dahil sige, existing po na batas trafiko yan, hindi opo naman po namin pwedeng baliwalain at opo, hindi sige ipatupad. Opo, Kated, naintindihan po namin. Ano po, naintindihan namin na kayo po ay dapat magpatupad ng batas. Sige po. So, doon sa magpatupad ng batas na usapin, ito ho bang paniniket na gagawin ng inyong mga tauhan, meron ho bang pamamaraan dito para hindi sila maka-estorbo sa traffic? Kasi ang mga enforcers po ng MMDA, siguro kayo ho mismo, kung kayo'y paminsan-minsan po, eh, magiging secret na kumbaga, di ba? At obserbahan ng mga tauhan ninyo. Kung manghuli po sila, either doon sa apat ang gulong na medyo dumadaplis doon sa bike lane o mga nakamotorsiklo, eh papara sa gitna, patatabihin. Sa gitna na matinding traffic, patatabihin ka, eh wala ka nang tatabihan sa ETSE. So hindi kaya ito lalo magdulot ng traffic naman po, Chairman? Iyon po talaga ay isa sa epekto ng suspension po ng NCAP. Dati po kasi ang panghuhuli namin dyan ay through CCTV cameras lamang. Mm-hmm. Iyan po rin yung epekto na amin pong iniiwasan, kaya hindi rin po kami everyday. Uh-huh. Nasasabihan tuloy po kami na ningas kugon dahil nga po nakikita po namin na talaga nagki-create kami ng traffic every time po may operations kami. Sa EDSA, whether sa bus carousel yan or sa bike lane, ay talaga pong nagdudulot ng traffic dahil pinapara namin tatabi, makakasara ng isang linya ng karsada habang kami nanguhuli. So, paano po? Kaya nga po hindi kami nanguhuli araw-araw. Baka naman kasi, Chairman, apo. Chairman, kababayan. Apo. Chairman, naintindihan po naman namin na kayo po ay obligado magpatupad ng batas, ano, kahit na sino yan, ito po ang aming obligasyon. Pero hindi kaya sa pagkakataong ito, mas mainam na lang muna, kung wala pa yung no contact apprehension policy na yan, na ang mga tauhan ninyo, itagasaway na lang muna. Kasi pag may nakita naman, apo, di ba? Apo. By next week, ganun na lang ho muna and mag-deploy lang ho ng tauhan dito sa EDSA. Kasi may mga tauhan din po naman kayo na nakikita po namin. Ako, sa Commonwealth Avenue, pag binibilang ko, umaabot ng 8 na ando. Wala namang ginagawa yung karamihan. Para lang ho ng para doon sa motorcycle lane at alam mo ng dilihensyang habol. Alam niyo ho yun, Chairman, with all due respect, ha, ito rin po reklamo ng iba, eh kung maganda po, eh postihan na lang natin ang mga tauhan dyan kasi pag nakita po yung MMDA, agad na siyang pananggalang eh, di ba? Agad na matatakot yung motorista o nagmumotorsiklo na baybayin po yung bike lane, Chairman. Ang hirap po kasi pag-announce na hindi kami manghuhuli, parang walang pakialam po yung ating mga kababayan. Aha. Alam niyo po yan, Katet, pag alam nila na walang penalty, ay okay, tuloy-tuloy silang gagawin yan. Kaya pag-aaralan po namin, Katet. Salamat po sa suggestion. Oh, well, kasi nga din po, ako, ang worry ko lang dyan, doon sa mabuti po kung lahat ng mga enforcers niyo disiplinado din at marunong dumiskarte, eh baka lalo maka-traffic, ano ho? Kasi oo, totoo when po yan. Experience po namin yan nung sumama ako isang beses sa operation po sa bus lane. Eh talaga pong nag-create kami ng traffic at nagagalit po yung ating mga kababayan. Sige po. So, assuming lang po na kayo talaga maghihigpit, ano po, at magpapatupad ng batas para po sa mga nagmumotorsiklo na lalabag dito po sa panuntunan na ito, paano po naman yung panghuhuli nyo sa mga nagbibisikleta? Meron ba kayong paniket sa mga nagbibisikleta? Opo, ang ginagawa po namin dyan ay parang jaywalking, Kated. Iyon po ang ginagamit natin. Kasi wala naman pong lisensya ang ito nga ho, required sa pagbibisikleta. Hindi lang po yun. Di ho ba, kasi ang gray area dito, kaya nga po maaaring sabihin natin na parang hindi naman tupatas doon sa mga motorista at sa mga nagmumotorsiklo. Kasi sa mga nagbibisikleta, ano po, kung jaywalking ang penalty mo dyan, magkano po ang multa nila? At saka, specifically, baka ma-question pa ho tayo dyan technically, eh bakit ako jaywalking, di ba, na violation? Hindi ho ba, unang-una, yung bang mga nagbibisikleta, yung bang nagbibisikleta,
ay may helmet. Pangalawa, yung bang nagbibisikleta po, yung kanya bang bisikleta, ay meron po mga reflector. Yung bang nagbibisikleta, paano kung kumakaliwat, kumakanan, ano ba senyas nila? Alam niyo ho yun? I mean, if we will try to at least ano po, maganda rin po itong pangbukas sa ating kaisipan po, Chairman, di ho ba? Na kung gusto natin disiplinahin ang mga may-ari ng sasakyan na bumabaybay sa EDSA at yung mga nagmumotorsiklo na gumagamit din po sa EDSA, eh paano po naman po yung panuntunan doon sa mga nagbibisikleta na hindi naman lahat, ang iba ay akala mo entitled rin. Sila lang po may karapatang kumaliwat kumana na walang senyas. Sila lang po itong pwede hong magbisikleta na nakasando, di ba, na naka-short pants. At sa mga nakamotorsiklo, may panuntunan po eh. Kapag ba nag-crash ka gamit ng bisikleta, hindi ba masusugatan ang tuhod mo kung ikay naka-short pants lang, kung ikay naka-chinelas lang? Alam, parang hindi yata balancing equation, Chairman. Opo, hindi rin po kasi siguro na-consider yan. Salamat po sa pag-bring up sa attention namin. We'll discuss it with DOTR, LTO. Kung paano po pwedeng ma-regulate ito rin pong mga nagbibisikleta. Kasi sa kasalukuyan, wala po akong alam na batas o regulasyon na nagre-regulate po sa kanila. Opo, Chairman, di ba? Siguro po sa council, ano kaya ang maganda rito, attorney? Metro Manila Council ang magpapasa ng batas para po sa regulasyon sa bisikleta. Kasi kung inyo maalala, eh, nung bata pa ho ako, eh, kumukuha kami ng plate number sa munisipyo para sa aming bisikleta. Pwede po yan, Kadet, through Metro Manila Council. Mm-hmm. Isasama lang po natin doon sa ating traffic code na ginawa para po sa Metro Manila. Kasi kung ang mga pulis ay mahilig mag-offline sita sa mga motorsiklo, tinihingian ng rehistro, paano mo naman malalaman na yung minamanay ho ng nagbibisikleta, hindi na ako nagbibisikleta? Opo, wala pong plaka ang bisikleta. Diba? Oo, diba? Ewan ko kung naabutan nyo, Chairman. Kasi kami po, dati po kasi kami ako, sa San Dionisio, sa Paranaque, kumukuha kami dati na may plate number ang bisikleta eh. Doon sa Tacloban din, bisikleta ko, naalala ko, sa munisipyo din, meron din kaming plate number eh. May rehistro bisikleta dati eh. Di ho ba? Kasi nga, para malaman na hindi nakaw yan, at saka meron din po regulasyon. So, hindi ko po alam din kung paano po natin ma-address to para naman sabihin natin na patas ang laban. Sige po, we'll consider that and i-discuss po namin sa Metro Manila Council. Opo, opo. Sige, may tanong po ito ng bibisikleta. Ito, si Chacha. Ako okay. Kasi nakikita ko po talaga eh, yung mga problema na binabanggit nyo, Chairman, tungkol dito sa mga four-wheel na sasakyan at even yung mga motor na gumagamit ng bike lane. Pero for example, kasi kung mapapansin po natin ngayon, yung motorcycle lane, ino-occupy na din ng mga apat na gulong ng mga sasakyan. Ang reklamo ng mga nagmo-motor, kung hindi na po sila po pwedeng dumaan sa bike lane, especially during rush hours na talagang siksikan po ang mga sasakyan, huhulihin din daw po ba yun pong mga apatang gulong na nasa motorcycle lane? Unang-una po, DJ Chacha, dito lamang naman po sa Commonwealth, tayo merong pinatutupad na exclusive motorcycle lane kung saan yung mga four wheels na bumababad dyan ay atin pong hinuhuli. Mm-hmm. Para proteksyonan po yung mga motorcycle riders. All other roads po, shared po talaga. Oo. Yung pong motorcycle lane. Mm-hmm. At ganun din po, lumalabas din po sila dyan. Hindi po naman sila ikinakahon dyan sa motorcycle lane na yan. Mm-hmm. Ang existing po na batas ay yung pong exclusivity nitong mga bicycle lanes. For bicycle. Na yan, opo, para lamang sa bisikleta. Oh. Na yan naman po ay existing na mag-aapat na taon na. At na lumuag lamang po simula nung nawala nga po or na suspende yung aming NCAP. Kaya po siguro din dumadami yung gumagamit yan. So, kaya nga po pinag-aaralan namin sa ngayon, ongoing po yung pag-aaral na gawing shared po rin yung bike lane. Oo, with motorcycles.
Opo. Especially during rush hours, kasi kung kayo po'y lalabas at makikita nyo yung EDSA on rush hour, wala po talagang dadaanan ng motorsiklo. Kaya rin sila minsan napipilitan pumasok sa bicycle lane. And in all fairness dun, sa ibang mga nagmomotor, maingat naman talaga yung iba. Kung ano yung takbo nung mga nagbabike, yun din po ang kanilang takbo. Baka dapat maabisuhan po yung inyong mga tao na on rush hour, mapagbigyan po talaga na i-share yung... ako kasi kahit siklista po ako, gusto ko i-share especially during rush hour. Alam ko po yung eksena, nakikita ko po eh. Wag lang dun sa mga reckless talaga. Kasi actually, Chairman, hindi mga motorsiklo ang nakikita natin dumalabag madalas yung mga motorsiklo sa bicycle lane. Pero meron din pong mga apat ang gulong na ginagawa po ito. At ang dami pa rin up to now na obstruction dyan sa EDSA. Especially yung mga taxi na nasa bike lane, ginagawang pilahan yung bicycle opo, lane. Opo, yan naman po ay opo. Ating pinag-uutos na hulihin, whether four-wheel or lalo po dyan sa may Cubao. Motorcycle. Opo, yan naman po ay ating pinag-uutos. At re-reviewin ko po ang CCTV cameras for the last 1 month. Kung may ganyan pong mga obstruction at may mga tauhang kaming nakaposte doon, sinisiguro ko po sa inyo, didisiplinahin ko yung mga enforcers namin na pumapayag na magkaroon ng obstruction dyan. Yun naman po sa punto ng bisikleta at motorsiklo. Sinasabi nga po may existing batas dyan, pero inaaral po namin na maging shared yan. Yun lamang pong mga detalye ang kailangan namin ipinal. Magkakaroon naman po kami sigurado ng consultations both sa bicycle groups tsaka po sa nagmomotor at sa iba pa po sigurong motorista. At yan po ay ilalatag namin sa DOTR kasi hindi naman po kami ang magdidesisyon yan kung hindi kasama po ang DOTR kasi po kanila pong programa yan, ginastosan po nila ang pagpoproteksyon dyan at marami pa po silang inilalatag na bicycle lane. So, yan po ay subject naman po sa discussion. Okay. Ito po bang paghihigpit na ito, Chairman, ay dahil sa sunod-sunod po na aksidente ng mga nagbibisikleta? Kasama na rin po. Kasama po yan. Hindi lamang naman po, yun po ang aking gustong linawin. Hindi lamang po motor ang aming gustong disiplinahin. Kung napapansin niyo po at makikita niyo sa social pages namin, even po yung mga four wheels na naghahatid sa eskwela ay amin po inaaraw-araw dahil po nga gusto po namin mag-instill ng disiplina sa lansangan na ipatupad strictly lahat po ng batas trapiko dahil yan po ay inilagay dyan para po makaiwas sa traffic or at least makabawas. So hindi naman po kami nag-nitpick or nag-target ng particular na grupo kung hindi po para po sa lahat. Lahat po ng batas ay aming iniimplementa, whether sa four wheels yan, whether sa motor. In fact, sa totoo lang po, Kated, DJ Chacha, na ang dami pong nagagalit sa amin, mayayaman, mga VIPs, noong nag-operate po kami continuously sa mga eskwelahan. In fact, yung pong isa na nag-iwan ng sasakyan kahit nandoon ang enforcers namin, nagpa-ticket, alam po namin na kaya niyang bayaran yung ticket. Kaya po ang gagawin namin, kami po ay magsasampa ng reklamo sa LTO at paka-cancel po namin yung detensya ng taong yan. Opo. Yung pong e-scooter tsaka e-bike? Sa bike lane. Opo. May regulasyon po dyan na inilabas ang LTO. Depende po sa bilis ng e-scooter at e-bike. Ay meron pong designated na kalsada na pwede nilang puntahan, depende nga po sa bilis. At yung po, depende rin po sa bilis, yung required na safety gear at yung lisensya. Opo. So, ito hong, meron bang klaro na panuntunan dyan? Yung kapag e-scooter o e-bike dala mo, dapat meron kang driver's license o pwede yung wala? Meron po na... Ano nga po, panuntunan na inilabas ang LTO. Depende po sa speed noong e-scooter or e-bike. Opo. Pag mga maliliit lamang po, yung parang pang recreational, hanggang parang day road ka lang, kahit walang helmet, ganyan. Pero pag meron na pong certain speed,
hindi na po sila pwede ng walang lisensya at wala pong helmet. At kailangan rehistrado? Opo, kailangan po rehistrado. Yung, meron pong meron pong level na okay, kailangan na pong irehistro. Opo, sige po. Balikan ko lang yung VIP na iniwan yung sasakyan kasi kayang-kayang bayaran ng multa. Sino yun? Hindi ko po natandaan yung pangalan pero ilalabas po namin yan dahil ipa-file po namin within the week yung reklamo sa LTO. Oo. Paka-cancel ko po yung lisensya niya. Oo, kasi naman nga dahil kayang-kaya mong bayaran, iiwan mo yung auto doon kahit nakaka-traffic ka sa buong Ortigas kung yan po ay sa Lasal, di ba? Hindi nga naman po magandang gawi yon. Opo, at saka po, yun nga po yung sinasabi ko. Na ang penalty po ay punitive talaga. Although, masasabi natin may discrepancy kasi nga po pag mayaman, dahil pantay-pantay ang penalty sa same violation, ay kayang-kaya niya bayaran. Pero ito, sa pagkakataong po ito, nakakita kami ng pwedeng iparusa sa kanya na siya po ay masasaktan. Kaya po, yan po ay aming gagawin. Sige para po. Makapatas naman po. Sige po. Asahan po lamang namin, Chairman, itong ating seryosong talakayan tungkol po naman din po doon sa mga nagbibisikleta kung anong kanilang panuntunan. Mm. Para po din maging balanse po tayo kasi kung masagi ka na nagbibisikleta at nagbibisikleta yung may kasalanan, wala namang insurance yun, wala naman siyang driver's license, wala kang kalaban-laban, di ba? Dahil lang sa pasaway siya. Ay, alam nga naman, jaywalking ang iyong ikakasok po sa kanya, di ba, Chairman? Ano po? Opo. Opo, tama po yan. Actually, napag-usapan na po namin yan ang aming operations team. Kung matatandaan nyo, about a week or two ago, meron pong nasagasaan ng tanker na nagbibisikleta. At doon po sa CCTV footage na amin pong nakuha, gona po yung tanker. Pero tumawid pa rin po yung nagbibisikleta na nagresulta po ng kanyang pagkakasagasa at pagkamatay. So, yan naman po ay nasa, kumbaga, nasa paningin na namin na kailangan po i-regulate. Like, may isang araw may nasalubong kami sa EDSA na nagka-counterflow na nagbibisikleta. So, yan po ay amin rin pong pag-aaralan. Kasama na rin po siguro ng pag-aaral namin ng shared lane itong mga bicycle lane po. Kasi pag nag-counterflow ka, 2,000 multa niyan, di ba, Chairman? Opo, sa ating pong traffic code ay 2,000 po opo, penalty po ng illegal na counterflow. Yes, sir. Opo, para lang ho balancing equation. Sige po, so salamat na marami po at Chairman sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Salamat po sa pagbibigay rin ng pagkakataon sa amin na ma-explain na ito po ay batas na kailangan po namin ipatupad at kami po ay magiging remiss sa aming duty kung ito po ay hahayaan namin na i-violate lang nang basta-basta. Opo. Salamat po marami, Chairman. Thank you po. Sa ulitin. Thank you. Si Attorney Romando Artes po, nakapagpatupad ng batas. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.